Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito po ang ating general love reading for Libra. Okay? Check your Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter sign. Kasi pwedeng, kahit hindi ka Libra, pwede ka makarelate or makaresonate dito. Pwedeng cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Libra. So, this is almost daily love reading for Libra. Ayan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang po ng subscribe button, ano po, at saka yung notification bell. And also, ma-appreciate ko kayo kung kayo ay magko-comment, magla-like dito sa video na to. Kasi malaking pagpapakita po yan ng suporta sa akin. Maraming, maraming salamat po. Okay? So, take only what resonates. Kung hindi mag-resonate, okay lang. May ibang videos pa. May ibang channels tayo. Maaaring nasa ibang channels yung reading mo para sa'yo. At of course, kung gusto mo, pwede ka naman magpa-personal. Meron po tayong personal reading kay Jing Tarot Reader. Search mo na lang po sa Facebook. Okay? So, let's start. This is for Libra. Okay, so let's start. Okay. We do have here feather. This is your main energy, feather, phoenix. I don't know if you're trying to lose weight. Ikaw ba'y nagda-diet, nagpapapayat, or whatsoever? Kasi nakikita natin medyo gumagaan na yung timbang mo. Pero kung hindi, okay lang kahit hindi, no? I'm just saying na medyo nagkakaroon ng pagbabago sa'yo, especially pagdating sa iyong physical features na may kinalaman sa diet nga, no? Pero yung iba, pwede rin namang hindi. It's okay. Well, sa nakikita natin dito with the feast, slow down and celebrate yourself. If you are trying to, yan na, especially ito sa mga naglo-lose weight, kung medyo ikaw ay napapahamak na or medyo hindi na nagiging maganda yung diet mo kasi naaapektuhan yung energy mo or ikaw ay nahihirapan, the advice for you is, it's okay lang. Slow down. Huwag ka na, hindi ka na pinagmamadali. Huwag ka magmadali, di ba? Yung pagda-diet, it takes time. Okay? And also, yun yung pinaka nakuha natin pagdating sa health mo, slow down. Kasi alam mo na, ayaw naman natin na oo nga, naglulus ka ng weight, pero ang problema naman is, na-drain din yung energy mo, di ba? Or, may balik din yung mga pagda-diet na ito dahil ikaw naman ang napapahamak sa pagda-diet na yan. Iba sa inyo, napapasobra. Wait lang po. Okay. Anyway. We do have your mural and the beach fire. I don't know what you're doing right now. Whatever you're doing, nakikita natin na ang priority mo kasi is yung sarili mo. Nakikita natin malapit ka nang matapos sa kung ano man yung bagay na pinapriority mo ngayon. Pwedeng, yun na nga, katulad ng sinasabi natin, kung ano yung goals mo, malapit mo na ma-achieve itong goals na to. We do have your beach fire. Stand up for yourself, okay? So, you're really shining. I always see this as the sun. Para makikita natin dito yung pag-shine mo, yung pagpapakita mo sa kanila na kahit ano man yung problema, pagsubok, challenges na dumating sa'yo, nakakayanan mo yan. And yung iba nga, malapit nang matapos itong pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. Pero of course, yun nga, take care of yourself, your health, ganyan. Kasi kaakipat nitong mga ending na nangyayari sa'yo, oh, with the gray and the storm, we do have here the sword. Ayan, ang daming changes na nangyayari. So, dahil dito sa mga changes na to, you have to prepare yourself. Kailangan malakas ka, malakas ang pangangatawanan mo. Alam mo bakit? Wait lang po. Okay, sorry about that. Medyo nag-ano ang aking throat. Makate. Anyway, kung bakit kailangan mong mag-rest, magpahinga, ganyan, and ibigay ang lahat ng pangangailangan ng katawan mo, sarili mo ngayon, kasi may something, kakibat nitong pagbabago na to, nitong ending na to, is may something na naghihintay sa'yo.
which is pwedeng in the following weeks, papuntang bare months. Anyway, this is timeless, no? Papuntang mga end of this month, this year, sorry, kung kailan mo ito pinapanood, mas magiging busy ka kasi eh. So, you have to prepare yourself, you have to, pati health, kailangan prepared. Kaya nga, wag mong i-overdo yung mga bagay na ginagawa mo kasi ang tendency, ikaw naman na manghihina. So, sino ba itong person na kakonect mo pagdating sa love for Libra? Sorry about the noise, guys. Hindi ko po mapigilan. Medyo maingay po sa background ko. Anyway, who is this person that you're dealing with? Okay, you're dealing with the sword. May mga bagay na kina-cut off itong person mo ngayon na masakit para sa kanya, na parang hindi niya kayang i-let go or hindi niya inisip sa, hindi niya sukat akalain na kailangan niyang gawin itong bagay. For some of you, this could be his or her dreams with a star. Pwedeng iba yung pangarap, iba yung plano, iba yung gusto niya mangyari sa buhay niya, pero biglang nabago, biglang nagkaroon ng pag-iisip dito sa person na to na, ay, kailangan kong i-cut off ito, itong pangangarap ko na ito. Your person no longer wants to dream sa ngayon. And kung ano man yung mga dreams niya noon, nababago ito. Tinatapos niya yung iba dito. And I feel like we do have here the gold. So, pwedeng at the bottom of the deck, the gold, oh, tinatry ng person mong ayusin ang kanyang sarili. Okay? Tinatry niyang ayusin, i-fix ang kanyang sarili, i-fix ang kanyang dreams, i-fix ang whatever changes ang nangyayari sa buhay ng person mo ngayon. Ang daming change, oh. Especially ngayong iba, may kinalaman sa pangarap at saka mga gusto niya mangyari sa buhay niya, mga plano niya sa buhay niya, na mahirap para sa kanya. Pero nandun yung pagtanggap na rin. Kasi parang no choice na tayo, kailangan natin i-embrace kung ano man yung mga bago at tanggalin kung ano man yung mga dapat tanggalin dito. Sanay kita natin mahirap ito sa person mo, pero ginagawa niya. Ginagawa niya. Yeah? So, yan. Nagpakita sa atin ito si Gray at the bottom of the deck. Endings are inevitable. So, yeah. Your person is embracing itong ending na nangyayari sa buhay niya. Ngayon, puntahan naman natin yung thoughts or nasa isip ninyong dalawa nitong person na ito. Anong mga nasa isip ninyo? For Libra, please. Anong nasa isip ninyo na dalawa ng person mo? For Libra, please. Spirit guides, angel guides. What do we have here for Libra? Three of Wands. Part of you is namimiss itong person na ito, but you are trying your best na wag bigyan ng pansin, wag bigyan ng pahalaga with the Eight of Swords, or, you know, to not do anything at all for now. Ang nasa isip, maaaring naalala, naiisip mo siya, pero kailang hindi ako pwedeng may gagawin. Wala ako dapat gawin eh. Dapat, hindi ko naman nakikita pinipigilan may sarili mo, kasi pwedeng for some of you, sanay ka naman na sa ganyan, sa pag stop sa sarili mo pag sa pag-iisip dito sa person. You're trying your best na huwag siyang isipin, na huwag siyang alalahanin, na kunwari wala kang pakialam sa kanya. Maybe for some of you, pwedeng communication. The Knight of Wands is yung iba, may kinalaman pa nga sa pagta-travel. Maybe if you will see this person, kailangan po mag-travel eh. So, pwede may distance, may pagkakalayo. And your passion dito sa person ito. You do have a lot of passion. By the way, nakakaamoy ako ngayon ng pabango. This could be your reading. Yan, nakakaamoy ako ng pabango. Ayaw mo siyang, sa nakikita natin, ayaw mo siyang isipin, ayaw mo siyang mahalin, ayaw mo siyang ma-miss whatsoever. Ayan. Pwedeng, yun na nga. Pwedeng pinipigilan mo or talagang ayaw mo. Ayan. Yung iba sa inyo, maybe you're trying to move on. If this is your past person, you're trying to move on. Tinatry mong mag-focus sa sarili mo. So, ano naman ang nasa isip ng person na ito for you? Okay.
kung ano man yung sinisikreto, the moon is at the bottom of the deck. Kung ano man yung sinisikreto, oh. Nandito na, nagpakita sa akin is a partner card. It's the Emperor and the Empress. For some of you, could be dealing with someone na may pareho kayong energy ngayon, which is yung energy ninyo walang pakialaman, so may pwedeng yung iba no communication at all, or nagpapakita lang ng coldness sa side mo, sa side niya. Both of you are showing this coldness, pwedeng paglalaban sa sarili-sarili ninyong paghangad or pagkagusto sa isa't isa, may ganun. And etong person mo, ang iniisip niya is in the future eh. Pwedeng kung ano man itong mga tinatago niya, meron siya mga itinatago sa'yo, sinisikreto sa'yo. With the moon and the four of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Iniisip niya na ibibigay niya na ito sa'yo with the eight of cups in the future. Iniisip niyang ibigay ito in the future for sa'yo, or sabihin kung ito ay words na sinisikreto niya or plano, whatever. But there's this something na na gustong ibigay nitong person ito. Hindi pa sa ngayon. Iniisip pa lang yung ibigay sa'yo in the future. For some of you, gusto niya magkaroon ng extension or magkaroon ng extend or pagdugsong ng connection niyo. Like, ayoko mag-cut off ito sa ganito. Gusto niyang ituloy ang mga susunod na buhay niya, mga susunod na araw or taon niya sa'yo, with you. Like, parang gusto niyang like this person wants to return. Ganon. Kasi pwedeng nagkaroon na ng cut-off sa inyo eh. Pero gusto niya bumalik. Gusto niya magkaroon ng extend yung kanyang connection with you. Parang hindi pa tayo completely over eh. Hindi ako papayag na over na tayo eh. I don't know. Some of you, pwede may ginalaman sa pagta-travel. Kung saan ka pupunta, parang gusto rin ang person nito sumama sa'yo. Or kung nasaan ka na naroroon, gusto rin ang person mo na nandyan din siya, kasama mo. Okay? So, may times na itong person nito malayo ang tingin. Ikaw nasa isip nitong person nito eh. Pwedeng hindi mo yung nakikita. Hindi mo alam na nakatingin itong person nito. Malayo tingin. I mean, yeah, pwedeng may pagmamasid. At the same time, there are times talaga natutulala siya. Ikaw nasa isip niya. Ikaw wala eh. Nakikita mo yung person mo. Alam mo, ang pagkakakita mo at pagkakakilala mo sa person mo, wala siyang pakialam sa akin. Hindi niya ako pinapansin. Wala siyang pakialam sa akin. Maybe, alam mo sa sarili mo na gusto mo itong person na ito, pero pwedeng somehow tinanggap mo na rin sa sarili mo na hindi ako, ayoko na sumugod or gumawa ng action pagdating sa kanya. Ano may emotion mo sa person mo? Masyadong marami yung cards. Pero, nakakakuha ko ng message dun sa iba. For some of you, pwedeng meron kang something in the past na parang ngayon iniisip mo. Medyo pinagsisisihan mo. Ba't ko ginawa yun? Ba't ko sinabi yun? Hay, ganun. With over the moon, whatever you're feeling right now towards your person, tinatago mo na lang muna. Parang nasa darkness muna siya. Parang hindi mo para i-out ito or what. So, yung iba nga sa inyo may pagpipigil sa emotions pagdating sa person mo. Especially if there's a soulmate connection between the two of you. Ang person-wise, gusto nang ibigay ito. Nagkakaroon siya na pagdadalawang isip, pagdadesisyon. Na parang gusto niyang ibigay ito. Gusto niyang, parang wala na siyang pakialam sa mangyayari, basta ibibigay or sasabihin ko to. So, yun nga, sabi ko siya, kung ano man tinatabi niya, sinisikreto niya sa'yo in the past, pinaplano niya nang sabihin yun. And, what will happen in the near future for the both of you? Yung iba kasi gamit yun eh, or material na bagay, pera, pwedeng ganun. Pero yung iba, that's emotion na gusto niyang ibigay sabihin sa'yo. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Alam mo, pag sinabi ko kasing emotions na ibibigay, hindi lang siya basta sasabihin na emotions. Ibig sabihin, yung person ito, kung magsasalita siya regarding sa emotion niya sa'yo in the near future, nag-e-expect siya ng pabalik. Ibibigay niya eh. Parang ang sarili niya is ibibigay niya fully sa'yo eh. So, maybe ang person is nag-e-expect ng acceptance naman coming from you. So, ganun.
gusto niyang ibigay itong emotions na ito sa'yo, so sana tanggapin mo. Yun ang ibig sabihin, ano? So, in the future, we do have the Nine of Pentacles. This is your energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Alam mo, whatever skills ang in-improve mo ngayon, continuous mong ginagawa, na, yung iba, may choice ka naman eh, kahit hindi mo gawin eh. Pero ginagawa mo pa rin, nag-i-improve. Nag-i-improve ngayon yung skills na ito. And then, nakikita natin magbubunga yan sa'yo. Kung ano man yung skills na. Meron ka rin mga bagay na itinatabi muna, na hindi mo muna ginagawa, pinagtutuunan ng pansin. Kasi, in the near future, meron kang plano doon sa bagay na yon. Kaya, parang, wait lang, hindi ko kayo kayang pagsabay-sabayin ngayon. Ito muna, and then ito muna, and then ito muna. So, parang, in the near future, may pag-o-organize kang ginagawa sa mga gawain. And kung ano man yung isinasantabi mo, meron siyang mas better pa din na may magagawa or may bibigay sa'yo. That could be an sideline job or maybe an online business or whatever. But there's this something na hindi mo masyado pinagtutunan ng pansin. Pero once na pagtuunan mo siya, of course, mas malayo pa yung mararating mo. And mas marami ka pang mai-inspire na tao. Pero okay, I don't see na na mali yung ginagawa mo. Sa tingin ko, okay lang ito. The Seven of Pentacles. Kasi unti-unti eh. Unti-unti yung changes. Ayan o, the Ten of Wands. Pag pinilit mong pagsabay-sabayin, hindi mo talaga kakayanin, mahihirapan ka eh. This is you fully loaded. This is you na parang lahat ng time mo is nagagamit. So kung pagsasabayin mo, mahirapan ka talaga. Tama lang yung ginagawa mo na, organize lang muna. But pagdating doon sa bagay na yon, just keep on hanging with the Hanged Man. Okay? Dadating ka rin doon sa part na yon. Well, ang concentration mo in the near future is career. Pagdating sa person mo, we do have the Eight of Cups. Pwedeng may choices ka in the near future pagdating sa love. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.